Naka-alerto pa rin po ang NDRRMC dahil sa bagyong Agaton, ang unang bagyo ngayong taon. May ulat on the spot si Mark Zambrano. Mark? Maris, patuloy ngang pinabantayan ng NDRRMC at Pag-asa ang paggalaw ng Tropical Depression Agaton habang papalapit ito sa kalupaan. Naka-blue alert status sa ngayon ng NDRRMC habang patuloy ang masamang lagay ng panahon na dala ng Tropical Depression Agaton sa Visayas at Mindanao regions. Ayon sa pinakahuling update ng NDRRMC, 37 na ang naiulat na nasawi, 65 ang nasaktan at 7 naman ang kasalukuyang nawawala sa regions 9, 10, 11 at Caraga dahil sa masamang panahon na dala ng Tropical Depression Agaton. Umabot na rin sa mahigit 250 milyon pesos na halaga ng infrastruktura at agrikultura ang nasira. Naglabas na rin ng mahigit 18 milyong piso na halaga ng relief goods ang DSWD, DOH at mga local government units. Ayon sa update ng Pag-asa, maaari raw mag-landfall ang Agaton mamayang gabi at patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang mabagal na paggalaw nito, pakanluran sa bilis na 5 kilometers per hour. Patuloy na magdadala ng pag-ulan ng Tropical Depression Agaton sa Visayas area at malalakas na alon sa seaboard sa Visayas at Luzon. Binabantayan pa ng Pag-asa kung lalakas pa si Agaton habang papalapit na kalupaan. Wala namang ibang weather system sa nakikita ang Pag-asa sa loob ng PAR sa ngayon. Masasabing indirect effect kasi yung dapasan ng mga kaulapan doon mismo sa bagyo. Ang nangyari, sa lakas ng hangin sa paligid ng bagyo, yung mga kaulapan mula sa bagyo ay natatanghay papuntang Visayas. So sa mga oras ito, umuulan po sa Visayas, lalo po sa Eastern at Central Visayas. So malalakas po ulan inaasahan natin doon. O, malakas po ulan ang naranasan doon sa Eastern at Central Visayas. Noris, binabalaan ng Pag-asa ngayon yung mga residente, lalong-lalo na doon sa mga apektadong lugar na mag-ingat sa mga landslides at flash floods at maris, lubhang mapanganib pa rin na pumalaot sa mga seaboards ng Luzon at Visayas sa ngayon. Yan muna ang latest mula dito sa NDRRMC. Maris? Mark, umabot na sa 37 yung nasawi. Low pressure area pa lang yan at sinasabi nga na mas maaari pang tumindi yung pinsala kapag nag-landfall na yung bagyo. Ano po ba yung mga karagdagang kailangan gawin? Forced evacuation? Yung mga taong sinasabihan, sapat na ba na sabihan lang sila o kailangan sapilitan na yung pag-aalis dun sa mga, especially dun sa mga tao na nasa mabababang lugar at nasa paanan ng bundok? Maris, sa ngayon, ang sabi ng Pag-asa, no, hindi naman daw lumalakas at nananatili sa 5 kilometers per hour ang bilis nitong Tropical Depression Agaton. Pero ayon sa kanila ay, once nagkaroon daw ng mga notice or rather mga pagsabi, lalong-lalo na yung mga local government units sa mga lugar na apektado ay makinig na daw yung mga taong bayan at huwag nang pumilit na manatili sa mga lugar na delikado ang sitwasyon, Maris. So right now, hindi forced evacuation? Wala pang sinasabing ganun, Maris, dahil sa ngayon nga ay hindi pa lumalala ang sitwasyon, lalong-lalo na doon sa lugar ng Eastern at Central Visayas, dahil nga hindi pa lumalaki at lumalakas itong Tropical Depression Agaton. Pero sakaling lumakas nga ito, Maris, habang papalapit ito sa land mamayang gabi, ay inaasahang mag-landfall ito, ay maaring magbago ang sitwasyon, Maris. Maraming salamat, Mark Zambrano.